Ada. Hello, Nanay Marisa. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Kumusta po, Nanay? Okay naman po. Si Daryl. Natutulog. Asan si Bibi Daryl? Ay, tulog siya. Tulog siya. Kula na rin sa arawod. Sige. Si Bibi Daryl, oh. Natutulog siya. Kapatid ka ni Bibi Daryl? Anong pangalan mo, kuya? Ay, anong pangalan mo? Ha? Sumat, kuya. Timngaran? Ha? Sumat? Timngaran? Ha? Ha? Janela. Junel? Ayan si Kuya Junel. Ito si Bibi Daryl. Hala ko muna nga. Ayan si Bibi Daryl, oh. Himbing na natutulog si Bibi Daryl. Kumusta ang buhay-buhay? Ganun pa rin. Salamat din, oh. Nakakaraos araw-araw na pangangailangan. Kahit medyo mahirap-hirap ang buhay. Siga-siga lang. Opo. Kumusta na si Daryl? Okay naman. Maano naman siya maglaro. Medyo ano na. Masigla. Opo, medyo masigla-sigla naman. Para sa mga bago nating viewers, mga kaponi, si Nanay Marisa ang nanay ni Daryl na may Down syndrome. Siya po si Nanay Marisa, isang masipag na ina talaga. Mm-hmm. Masasabi natin talagang super, ano, super sipag, di ba, Mami Li? Okay. Tulad ni Mami Li. Lahat gagawin para sa mga bata. Ano kay Baby Daryl? Minsan na wala ko na ano kay Baby. Ano pag-iiwanan? Mm-hmm. Ano ko na lang, kasi pare-pareho lang naman. Pag nag-ano na naman ng klase, hihinto na talaga. Oo. Kasi wala na akong maiiwanan sa kanya kasi lahat na mag-aaral. Mm-hmm. Kung ganun, kami na lang dala. Tuto ka na muna kay Bibi Daryl ngayon. Dito na lang ako. Mm-hmm. Si, yung college siya, si pumapasok sa scholar, kumusta siya? Andoon, may ano sila ngayon. Yung kahapon, nag-ano na sila ng agility test. Tapos ngayon, yung huling ano na yun, yung huling interview nila doon sa ano iso doon sa admin na ng ano ng CREM. Sa ano na siya, sa ISO na siya, hindi na sa St. Mary. Opo, doon na siya sa ISO. Tapos siguro pagkatapos na ng ano ng interview nila, siguro kasunod na yun mag-ano na sila ng talagang enroll na doon. Si Ate Lovely, anong masasabi mo? Mabuti. Kasi, oo. Doon nga ako kasi pag wala siya. Kasi siya naman yung laging nag-aalaga kay Baby. Parang naano rin ako kasi doon na siya. Namimiss mo. Ano lang sa pagkamiss, yung mga ano dito sa bahay. Gawain. Opo. Bali, solo-solo na yung okay. Lahat gagawin. Iba naman na. Kasi yung mga sungsa, mga anak ko na lalaki. Iba naman yung kanyang pagtulong sa akin. Mm-hmm. Kasi kahit yung pag-aalaga kay Baby, malaking tulong. Kahit maaga pa ako maalis, siya na yung gumagawa ng mga gawain ano ba? Yung pagpapainom ng gamot, ganyan, yung pagpapakain. Ginagawa niya yun. Wala akong problema. Parang ano na yung loob ko na. Magaan. Oo. Parang ano ka na siya na talaga mag-aalaga. Parang wala na siyang iisipin. Hindi na siya nag-aalala. Hindi tulad na yung mga lalaki na mga anak ko yung iniiwan ko dito kay Baby kasi iba yung pag-aalaga nila. Pinaiiyak yung bata. Hindi tulad ni ang ate na nililibang ng ano kahit yung pagsasalita inaanuhan niya yon. Tinuturuan yung maglakad-lakad doon sa kalsada, tinuturuan niya yon, inaanuhan niya. Kaya parang na ano din ako na
nag-ano siya. Nagiging kampante ka. Malaki ang pagkakaiba ngayon sa dati. Kasi si Ate Love, yung mag-aaral na. Kumbaga, yung mga ginagawa niya dito sa bahay niyo, ikaw na naman yung gagawa. Kumbaga, malaking tulong na din yun kasi... Minsan nga pag umaga, kahit hindi pa kami... Kasi ang tanghali niya si baby nagising, mga alas 8 na minsan. Ako naman, pag ano na, maaga pa ako na ano sa garden kasi maganda yung maaga na punta doon, hindi pa mainit. Siya na yung nag-ano kay baby. Hanggat pag-uwi ko dito sa bahay. Kaya ako nakapag-garden doon kasi nandito dito pa si Ate Lovely. Opo. Ditulad ngayon na mag-ano na naman ang eskwela. Hindi ka na madalas nakakapunta sa garden. Ano? Pag may naiiwan din ako, naano ako doon. Pupunta ka doon. Pero hindi na ano na aros. Hindi naman pwedeng isama doon si Dari kasi malayo. Kasi nasama na yan doon minsan, sa no. Kasi may ano sila, doon. May Ate kubo Lovely. Sila doon. Opo. Siya na yung nagsasama doon ng baby. Mm-hmm. Kasi ako na ano na. May mga bago kang pananim doon? Yung tagarabong, yung binabago, yung tinanim ko dyan sa tinaniman ko ng ano, ng pitsay. Kasi yung pitsay ko dati, nung mag-ulan-ulan tsaka nakidlat, parang nasunog pa yung dahon. Oo, ganun talaga yung pag masila na. May mga ano pa ako dyan. Sobrang masila yung seeds. Pitsay. Nang pitsay, bumili ako. Pero parang naano ako kasi na mainit tapos bigla na ulan. Tapos, wala yan kagayang sa akin. Tapos parang kikidlat. Parang yung dahon. Hindi, parang natunaw na siya. Nag-ano ako dyan. Kasi yun ang ipapalit ko sana. Wala. Hindi maganda yung ano niya, tubo. Ano na lang tayo. Dahil yan sa panahon. Yung ang itanim ano natin na ni Marisa, yung okay sa araw at ulan. Bumili nga ako ng ano ng gabi. Ayun na lang, patanim mo. Pag naano naman ako ng pera, bibili na naman ako ng gabi. Yun na lang itatanim ko doon. Kasi ano din naman yung sa gabi, malusog. Mataba lugod. Oo, nakita namin sa gilid doon, sa may gilid ng gardenia. Meron ako dyan sa ano, sa tinaniman ko ng sitaw. Kasi daw, parang ano din yung sitaw dyan sa lupa na yan. Madaming mainit. Madaming langgam. Nakita namin, madaming langgam. Kaya hindi umubra yung mga sitaw ni Nanay Marisa doon sa gardenia. Parehas yung nung sayo, di ba? Madaming langgam. Siguro, anong inis wala na yung isa. Tinanggap lang, ginanong ko. Ina. Hindi siya, mga langgam. Hindi siya tumutubo pag mayroon mga langgam. Hindi na lang yung kay Mami Le na agapan. Tinanggap ko niya, parang habang dinidiligan ko, ginanong ko. Di ba maitim na siya? Wala na, tapos yung pang-spray na organic. Kahit wala na yung pang-spray. Ginawaan na ako niya, andyan na lang. Yung dalawa na maganda yan. Masalain na lang. Ano yan? Ano yan na nanay? Yung ginagawa pang-spray sa tanim. Ito, dalawa to. Yung ito, yung para sa pesticide sana. Yun ang ipang-spray mo. Tapos, itong isa. Ito naman, pampataba, sabi niya. Pampataba daw to. Wow. Ano lang? Sinong nagawa niyan? Siya, si Lovelyn. Nag-uwit siya dito, no? May alam si Lovelyn. Yan. Ginawa niya noong July 10, 2023. Tapos, pwede na siya, bubuksan siya sa 17. So, pwede na siyang buksan kasi ano na tayo ngayon, 19? Mamili? 19. Pwede na siyang magamitin. Pwede na gamitin ito. Ito rin. Pwede na. Ano lang to, yung sasalain pa. Tapos yung sinalah na ano nito, lalagyan pa ng tubig. Ano daw yung ginawa niya? Ano yung mga sangkap dyan? Sangkap. Ano? Para maano natin yung mga kapunin natin na mahilig din magtanim, tapos ayaw gumamit ng mga medicine o mga insecticide na bibili natin sa mga
tindahan, mas mabuti pa talaga ito. So, tatanungin natin si Nanay Marisa kung ano yung mga sangka para malaman din natin at magawa din natin para sa ating mga pananim. Lovely may nalagini mo. Ano daw yung mga ano niya? Ano ang nakita mga... ko, nagpabili siya sa ano, kay Junil ng ano, sibuyas. Mm-hmm. Tapos, luya. Tapos, lasuna. Mm-hmm. Parang inano niya yon yung tinimbang. Mm-hmm. Kasi may timbangan lang kami na maliit. Mm-hmm. Para yung timbang. Para-pareha. Opo. Mm-hmm. Tapos. Equal. Tinimbang meron pa yan inilalagay dyan para yung, umitong. Ulasis. May sili din to. Mm-hmm. Mahirap yan kasi. Isang galon yan. Isang container yan. Hindi yan nagpapabili. Yung isang galon lang. Ulasis? Ano yung ulasis? Ulasis yung ulasis. Itim. Opo. Hindi ulasis. 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 Ulalaga. Ano yun? Yung parang news oil. Yung ano niya? Ayun, oil? Siya, hindi. Meron yan siya dito. Meron siya? Mahirap yan kasi, pagbili? Inhining niya yan doon kay ano? Inderio. Inderio Farm. Mm. Kasi base, yung pagbibili niyan, isang container. Hindi pwede siya ano. Siya doon, ng organic. Mm-mm. Kaya naman, ginagawa na niya ako ng ganito. Mayroon akong pang-spray doon. Kaya lang naman yung patula ko, in-sprayhan, kailangan naman din pag kinaumagahan, kailangan din ano? Anuhan ng tubig, parang babanlawan. Ganun yung kasi matutuno, mapapasok din yung mga dahon. Kahit organic, kailangan din yung babanlawan ng tubig. Parang ganun din sa mga ano natin na nabibili dyan sa ano na pang insecticide. Pag inanuhan natin in spray, kailangan kinabukasan, babanlawan kasi nasusunog yung dahon. Pero pag umulan, hindi na kailangan hindi ng... Hindi na kailangan. Ito, madami tayong paraan kung paano tayo makagawa ng mga ganitong mga organic na lagyan lang niya ng label to. Insecticide. Sabi naman niya, Nanay, pwede natin to inumin kung ano lang, kung talagang malinis lang yung pagkagawa ko. Pwede rin din sa tao. Ito yung herbal. Pampataba din. Oo, parang vitamin din. Parang vitamin. Sabi ko nga sa kanya nito, siguro pag nakabili kita ng isda, pwede na natin ipaksiw. Oo, ano? Kasi ano yun? Lahat na ng mga ingredients na pampaksiw nandyan ah. Oo. Ayan, ko kaganyaan he ka. Hi. Nagising na si Bibi Daryl. Hello, Bibi Daryl. Nandito yung mga friend mo. Hello. Ikatunait. Ipupungsan ko kangina. Kapi. Wara, katutuhay. Diri, paramit siya napakapo. Ano, diri. Sarap ko, no? Mam. Sarap, ah, na diri kang kuya na la o kuya. Ay mo na la sayo na lang to kuya. Deo ka kuya. Kuya Junel. Ang ikaw yung nagingay. Ilanay paglabuti ka. Utay man. Ilanay paglinabuti pa kay ilanay. Sa huu na, man silpon. Bulaga. Wow. Wow. Bulaga. Yehey. Tuloy-tuloy pa rin yung gamot niya. Naipa-check up na siya sa Tacloban? Noong ano, June 6. Tapos yung balik namin sa October 10. Sa October. Tagal-tagal pa. 4 months na ngayon yung... Yung pagbalik niya doon. Okay. Every 4 months na. Siguro. Kasi dati, 3 months. Tapos ngayon, 4 months na. Mm-hmm. Ano lang yung gamot, dinagdaga na para hanggang 4 months. Schedule, hindi na maubusan. Mm-hmm. May mga ano pa siya, may mga gamot pa siyang stock diyan. May da pa. Ano pa yung mga ibang kailangan niya bukod sa mga maintenance niya? Ano, yung gatas lagi ko binibilhan. Mm-hmm. Tapos yung vitamin. Nanti on he ulo. Ngayon may gatas pa siya. Mm-hmm. Inaanuhan ko kasi, pag birth tree lang yung tinitimpla, tinatapon yung soso. Siguro alam na yung lasa. Anong iniinom niya ngayon na gatas? Yung nido pa rin. Ayaw niya na ng birch tree. Ayaw, siguro yung linen, siguro nasasarapan. Mm-hmm. Yan din nga, nita niya pong isa.
Nadiri kanina, gimiminala po pungusan. Yehey ko no? Yehey! Kaklap, dali kaklap. Yehey! Blankies, blankies, dali. Dali na, dali na. Dali na, blankies, hala. Yehey! Nakakatayo pala. Nagpitad-pitad naman niya. Papunta na din yun. Tapos doon. Yung sinahawakan yung kamay na naghahakbak-hakbak. Hindi kakalsada. Hindi na magtatagal, makakalakad na si Dari. Kasi yehey. Sila ni Ate Lovely niya. Si ate niya kasi matyaga. Matyaga, oo. Medyo ano na itiya paglalaro nga. Mas masigla na maglaro ngayon. Tapos, ano, yung nakakapagsalita na ng bye-bye baby. Nagagaya niya na yung kung ano nang nakikita niya sa mga kapatid niya. Na anuhan na pagsalita. Kakaano na siya magsalita ng babay baby. May ipinaabot pong 2,500 si Lolo Bong, Daryl, para sa iyo. Maraming salamat po, Tito Bong. 2,500. Maraming salamat po. Bibili po si Baby Daryl ng another po na buti ng vitamin at saka yung gatas niya. Mga prutas para mas pagkain po. Thank you talaga. Nung mag-update po kami ng mga pananim, nung linggo, in-announce ni Sir Pune kung sino yung mga nanalo. At isa din po kayo sa napili ni Tito Bong na maging Golden Kalimpang. Ayan po. May prize po kayong 1,000 pesos. Galing po ito kay Tito Bong. Salamat, Tito Bong. Thank you. Nagtanim ka lang, nanalo ka na. Opo. Makakapag-harvest ka pa ng mga pananim. Kakagulay pa, may pera pa. Opo. Maraming salamat talaga, Tito Bong. Maraming salamat. Salamat din sa inyo. Sa inyo talaga. Thank you. Kay Sir Pony po. Thank you.